Okay, good AM, sabi niya. Bakit pag ordinaryong tao, makusahan ng murder, kulong kaagad at walang piyansa? Pag mataas na tao, di pwedeng makulong agad. Ganito po ang batas natin dito sa Pinas. Nagtatanong lang po. O, mawalang galang na sa'yo, Torrio George, sasagutin kita, no? Alam mo kasi, totoo yan, ang katotohanan, madalas pumapanik po. O, ang batas, madalas, napapanig po sa mga may kakayahan o may kayamanan. Kasi bakit? Ang mahirap po kasi wala po silang kakayahan na kumuha po ng mga magagaling na abogado. Meron po tayong mga pro bono lawyers, meron po tayong PAW, pero sa dami po ng mga inaasikaso nito, kung minsan hindi po natutupukan ng maayos ang kaso. Pero kapag ka mayaman ka, lahat ng mga magagaling na abogado pwede mong kunin. At alam ng mga abogado na ito kung paano po nila isusircumvent ang batas o kung paano nila paiikutin ang batas nang hindi po sila lumalabag dito. At ganito po yung ginagawa ngayon ng kampo ni Gerald Bantag. Lahat ng mga legal na remedyo na hindi naman po bawal ay kanila pong ginagamit pabor para po sa kanilang kliyente. Sa harapan po ng batas, yan po ay hindi mali. Pero sa harapan po ng publiko at pangkaraniwang mamamayan, nagkakaroon po ng perception na meron pong pinapanigan ng batas. But in fact, wala pong pinapanigan ng batas. One of the characteristic of criminal law in particular is a generality principle. Pag sinabi pong generality principle, the law should be applied to all person regardless of what circumstances meron man ang isang tao, mayaman ka man o mahirap. And to be more specific, garantisado po ng ating konstitusyon sa ating Bill of Rights ang nabanggit na equal protections of the law. Kaya nga kung babanggitin po ninyo o babasahin po natin ang nakalagay po sa ating konstitusyon, 1987, Article 3, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protections of the law. Sa Tagalog, walang sino mang tao ang pwedeng tanggalan ng kanyang kalayaan, ng kanyang pag-aari, at ng kanyang mga karapatan nang hindi po dumadaan sa due process. Ang due process in layman's understanding, ito po yung pagkakataon na madinig po ang ating panig, the opportunity to be heard. Kaya nga po ito ay nangyayari ngayon kay Gerald Bantag dahil meron pong due process. But fortunately for him, meron siyang kakayahan na i-exhaust ang lahat ng legal na remedyo for his benefit. Pero yan po ay hindi po ipinagbabawal sa batas. Kaya sana sa mga kababayan po nating mga mahihirap, kung hindi po natin kaya na magbayad ng abogado, it's up to us now. Let us learn the law. Kahit hindi po tayo abogado, dapat alam po natin kung ano ang sinasabi ng batas. Nang sa ganon, hindi po tayo maagrabyado. Hindi po ipinagbabawal sa batas na ipagtanggol po natin ang ating sarili sa harapan ng hukuman. Pero hindi po yan sinasuggest. Kasi bakit? Even magaling na lawyer ba, hindi sinasuggest na irepresenta niya ang kanyang sarili sa korte. Dahil kapag ka ikaw ay affected ng emotion, maaapektuhan ang iyong decision making. Sabi nga, when emotions are high, intelligence is low. Kaya ang mga abogado na nasasakdal, kadalasan kumukuha din po ng ibang abogado para ipagtanggol po sila. Bibihira po ang katulad ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na ipinagtanggol niya po ang kanyang sarili. But in fact, hindi lang naman po siya ang nagtanggol sa kanyang sarili. Meron din po siyang mga abogado na tumulong, pero ang pinaka main source ng kanyang argumento ay nanggaling sa dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Kaya sana maunawaan mo yan, Torrio George, na ang batas po ay para sa lahat, but unfortunately, because of our circumstances, mas nagagamit po ng mga mayayaman, ng mga may kapangyarihan, ang batas na nabanggit para po pumabor sa kanila. Kasi dahil nga po tayo ay mahirap, wala tayong kakayahang magbayad ng abogado at hindi po natin alam ang sinasaad ng batas, kaya napaglalaruan po kung minsan o madalas ang ating mga karapatan. Magsumikap po tayo na alamin ang kaalaman na yan, nang sa ganon, kung wala po tayong abogado, kaya po natin ipagtanggol ang ating mga sarili. Higit sa lahat, kapag kaalam po natin ang batas, very rare yung opportunity
o circumstances na tayo po ay lalabag sa batas. Sapagkat matatakot ka eh. Alam mo kung ano ang isinasaad ng batas at alam mo na ito ay maaaring mangyari sa iyo. Maliban na lamang kung ang mga maaaring mong magawa ay produkto ng mga tinatawag na irresistible force or uncontrollable circumstances beyond your capacity. Ayan po yung mga circumstances, mga tol. Anyway,